ang naipamahagi sa mahigit 16.3 million na benepisaryo ng Social Amelioration Program. Mayroon na pong 1,035 na LGUs ang nakapagkamit ng 100% completion rate sa pamahagi ng SAP. Mayroon na rin pong 140 LGUs ang nakapagsubmite ng kompletong liquidation report sa implementasyon ng SAP. Ang mga LGUs ay nakapamahagi na ng ayuda sa 12.2 million na low-income, non-patawid pamilyang Pilipino program families na nagkakahalaga ng higit 74.4 billion pesos. Karagdagan dito ay ang mahigit 16.3 billion pesos na ipabot sa mahigit 3.7 million na four-piece beneficiaries na cash card holders sa buong bansa at mahigit 1.01 billion pesos para sa 278,433 four-piece beneficiaries na walang cash card accounts. Mahigit 323.4 million pesos na rin ang naipamahagi sa 40,418 na transport network vehicle service at public utility vehicle drivers sa National Capital Region. Sa kasalukuyan, nakapagpahatid na ang ahensya ng 737,010 family food packs na nagkakahalaga ng 291.8 million sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Gayun din, 44,707 clients na mayroong COVID-19 related concerns ay nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situations. Kabilang na rito ang 6,478 stranded individuals. Ang buong halaga ng assistance na naipamahagi ay nagkakahalaga ng higit 202.6 million pesos. Samantala, 2,803 clients ang nabigyan ng burial assistance na nagkakahalaga ng mahigit 20.5 million pesos at 3,793 clients ang natulungan sa pamamagitan ng guarantee letters na may kabuuang halaga na mahigit 19.4 million pesos. Para naman sa social pension for indigent senior citizens, 594,206 beneficiaries ang nakatanggap ng kanilang ayuda para sa unang semestre ng taon at para sa nakaraang taon. Sa kasalukuyan, higit 1.7 billion pesos ang naipamahagi sa ating mga senior citizens. Ngayon naman po ay nakahanda na tayong sumagot sa mga katanungan na ipinaabot sa umagitan ng social media at mula sa ating mga press. Ang unang tanong, ano ang naging reaksyon ng DSWD sa pronouncement ni Secretary Harry Roque hinggil sa SAP? Inanunsyo nga po ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa isinagawang press briefing kanina na mayroong karagdagang 5 milyon na pamilya ang makakatanggap ng ayuda sa ilalim ng SAP para sa first tranche. Matatandaan na nagkaroon ng appeal system ang ahensya kung kaya't nagpasa po ang ating mga lokal na pamahalaan ng listahan ng mga sinasabi nating mga waitlisted or left out o mga kwalipikadong pamilya na hindi nakasama sa mga naunang nabigyan ng social amelioration program sa kanilang mga lugar. Ang listahan po na ito ay ating gagamitin para sa pagbibigay ng cash subsidy para sa karagdagang 5 milyon na pamilya. Ang budget po para rito ay manggagaling sa funds para sa second tranche ng SAP, no? Inanunsyo po rin ni Secretary Roque na mga ang kwalipikadong pamilya lamang sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine hanggang May 31 ang mabibigyan ng ikalawang bugso o bahagi ng SAP. Ang DSWD na po ang magpamahagi ng SAP para sa beneficiaryo
ng mga social amelioration program at sa karagdagang 5 milyon pamilya ng first tranche at para sa second tranche, katuwang ang DND at AFP at insunod na rin sa direktiba ng ating Pangulo kagabi. Gayunpaman, aantayin pa rin ng DSWD ang written directive o executive order mula sa Office of the President para magsisilbing gabay namin para sa gagawin naming guidelines sa implementasyon ng second tranche. Pangalawang katanungan, ano po ang overall assessment ninyo sa pamimigay ng SAP para sa first tranche? May mga dapat po bang sistemang baguhin? Base po sa mga nalikop nating mga aral at puna mula sa unang pamamahagi ng SAP, pinaplano na naming maging mas maagap, mabilis at mapabuti ang ating mga proseso at matulungan ang ating mga lokal na pamahalaan sa pagpabilis din ng kanilang paglilikom ng datos at pagpamahagi ng ayuda. Inisiyasat ng DSWD kung paano nito mapapabuti ang pagpapahatid ng pangalawang bahagi ng ayuda sa ilalim ng Emergency Subsidy Social Amelioration Program na nakatakdang ipamagay ngayong buwan ng Mayo. Nagsasaliksik kami kung paano natin magagamit ang mga madaling ma-access na teknolohiya tulad ng ating mga mobile phones para makalikom ng datos mula sa mga beneficiaryo. Inaaral na rin namin kung paano magagamit ang mga digital o online wallets para sa walang contact na pamigay ng ayuda. Yung pag-aaral ng digital wallets o digital payment ay marami po tayong mga stakeholders na tumutulong para sa ganon ay mabawasan kung ano man yung mga gap para sa implementasyon ng second tranche. Batay na din sa kautusan ng Pangulo, makikipagtulungan ang DSWD sa DND at AFP at iba pang mga stakeholders na makakasama natin sa pagpatupad ng kautusan na ito upang matiyak na maisasagawa ito ng mabilis at mahusay. Ang supplemental guidelines ay binubuo ng Interagency Technical Working Group sa Social Amelioration Program at ito ay alinsunod at naka-align sa naging direktiba ng ating Pangulo. Pangatlong katanungan, paano po ang gagawin sa mga hindi na nabibigyan ng SAP hanggang ngayon? I-extend po ba natin ang deadline sa mga LGUs para maipamahagi ang ayuda? Kailan po ba sisimulan ang pamahagi ng second tranche ng SAP? As of May 11, 2020, nasa 1,035 na lokal na pamahala na po ang nakatapos mamigay ng unang tranche ng Social Amelioration Program. Para sa mga lokal na pamahalaan na hindi pa kumpleto ang pamibigay ng SAP, hinihikayat namin silang pabilisin ang kanilang mga proseso upang maiparating agad ang tulong sa kanilang mga nasasakupan. Tandaan po natin ang intent at purpose ng RA 11469 at alalahanin na kinakailangan protektahan at pangalagaan ang interes at kapakanan ng mga mahihirap na pamilya na pinaka-apektado ng crisis. Kung kaya maaring ipagpatuloy ng mga lokal na pamahalaan ang pagbibigay ayuda dahil nasa kanilan pa ang pondo. Pinapaalahanan natin sila na mayroon silang 15 araw upang magsumite ng liquidation report at encoded list ng beneficiaries. Ang delay sa pagsumite ay nangahuldan na delay din sa pagpahatid ng pondo para sa second tranche. Alam naman po natin na ang ating DILG ay nagbigay na rin ng mga hakbang at mga warning
kasasabi po ni Secretary Anyo, nabibigyan niya ng show cause order sa mga lokal na pamahalaan na hindi nakaabot ng 80% payout. Kaya sa mga ganun pong pagkakataon, ang DILDG po ang magpapasya kung anong karampatang sanction sa ating mga lokal na pamahalaan na hindi makakasunod sa itinakdang pagbabayad ng Social Amelioration Program. Kahit tayo ay nagmamadali, hinihimok namin ang mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang mga preventive measures para hindi kumalat ang COVID-19. Obserbahan pa din ang social distancing at ikayatin ang mga mamamayan na magsuot ng mask kapag nasa labas. Para sa second tranche, inikayat namin ang mga lokal na pamahalaan na magsumite ng kanilang liquidation report at list ng beneficiaries upang maisagawa ng DSWD ang eligibility check at deduplikasyon. Ito'y parte ng aming validation ng sagayon ay mabilis na proseso ang pondo para sa ikalawang bugso ng pagbibigay ng ayuda. Mahalaga ang proseso na ito upang matiyak na ang pondo ay naipamahagi sa mga eligible na beneficiaries at walang nadoble sa mamahagi ng ayuda. Sa pamamaraan na ito, matitiyak ang mas maayos na listahan para sa second tranche. Ang pang-apat na katanungan, maaari po bang imbestigahan ng DSWD ang mga anomalya sa pamibigay ng SAP involving local social welfare and development officers at mga local officials na pinili ang mabibigyan ng ayuda base sa kanilang kakilala at sa padrino system? Ang local social welfare and development officers ay empleyado po ng local pamahalaan. Ibig sabihin, ang LSWDO ay hiwalay at hindi sila nakapailalim o control ng DSWD. Ang DSWD ay nagbibigay ng technical assistance sa ating mga local social welfare development officers bilang parte ng aming mandato. Maaaring i-report sa DILG ang mga napabalitang anomalya na kinabibilangan ng mga social welfare development officers at iba pang lokal na officials. Sa parte naman ng DSWD, ang ahensya ay nag-set up ng grievance redress system para maiparating sa ating mga kababayan ang mga issue at concern sa pagpapatupad ng SAP. Anumang reklamo patungkol sa mga LGU officials at employees ay ipapahatid ng DSWD sa DAILG na siyang may otoridad na pamunuan ang mga lokal na pamahalaan. Patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga lokal na social welfare officers at mga lokal na opisyal na malaki ang kanilang responsibilidad sa pamamahagi ng SAP at nagtitiwala kami na ginagawa nila ang kanilang buong makakaya upang maipabot ang ayuda sa mga kababayan nating apektado ng kasalukuyang krisis. Ang panglima, may mga report na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakatanggap ng pantawid pamilya beneficiaries na walang cash cards ang kanilang SAP. Ano po ang ginagawa ng DSWD para dito? Puspusan po ang ginagawang pamamahagi ng DSWD ng cash subsidy para sa mga four-piece beneficiaries na walang cash cards sa tulong ng ating mga LGU at ng Land Bank of the Philippines. Sa kasalukuyan po, tatlong pamamaraan ang ating isinasagawa upang may pamahagi ang ayuda. Offsite payout mula sa DSWD, payout na isinasagawa ng local na pamahalaan at over-the-counter payout ng Land Bank of the Philippines. Ang mga beneficiaryo po ay inaabisuhan ng kanilang city
municipal links, kung paano at kailan isasagawa ang payout sa kanilang lugar. Mangyari lamang ay hintayin ang abiso ng inyong city or municipal link. Pang-anim, nakatanggap po ako ng SAP bago ko malaman na kasama pala ako sa nabigyan ng ayuda mula sa SSS. Kailan ko po ibabalik ang ayuda? Ang SAP ng DSWD na pinamamahagi ng ating mga lokal na pamahalaan ay para sa mga pamilyang poorest of the poor na may isa o higit pang miyembro na manggagawang miyembro ng informal na sektor. Ang Small Business Wage Subsidy na pinamamahagi ng SSS naman ay maaaring ma-avail ng mga empleyado na nasa formal na sektor. O kaya ang pamilyang makaka-avail ng SBWS ay sinasabi natin hindi po sila kwalipikado sa SAP. Hinihikayat natin ang mga benepisaryong nakatanggap ng ayuda mula sa SSS na ibalik ang SAP mula sa DSWD upang ang ibang kwalipikadong pamilya ay makatanggap din at mabigyan ng ayuda. Pang-anim, pang-pito, ano po ang tugon ng DSWD na napapabalitang maraming mga kababaihan at kabataan ang naabuso ngayong umiiral ang community quarantine? Mula sa datos ng Philippine Commission on Women, 800 na kaso ng gender-based violence at violence against women and children ang naitala mula March 15 hanggang April 30. Sapagkat buwaba ang numero ng kasong na-report mula 1,383 noong Enero at 1,224 noong Pebrero, bumaba ito hanggang 1,044 ng Marso. Kailangan natin pagnilayan ang mag-aring rason sa likod ng pagbaba ng datos. Maaaring isang malaking dahilan dito ay ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine protocols kung saan nahihirapan ang mga biktima ng kaharasan na lumapit sa mga otoridad upang sila ay maprotektahan. Ang ahensya bilang pinuno ng Interagency on Council on Violence Against Women and Their Children ay nananawagan sa ating mga member agencies, mga service providers, at local social welfare and development offices na ipagpatuloy ang mga kasalukuyang mga programa at sesbisyo na layon na protektahan ang ating mga victim survivors. Isang malaking tulong para sa ating mga victim survivors na matugunan ang kanilang mga pangangailangan upang sila ay patuloy na maprotektahan sa panahon ng pandemyang ito. Salamat po muli. Sana ay nakapagbigay liwanag kami sa mga kasalukuyang mga issue hinggil sa SAP. Hinihikayat namin ang publiko na gamitin ang aming SAP grievance hotlines at iba pang channels para sa ating mga reklamo. Alam po natin na katuwang natin ang ating mga kababayan para mag-monitor at tignan kung merong mga anomalya o irregularidad sa pagbibigay ng ayuda. Para sa mas mabilis na pagtugon, inihikayat namin kayong kontakin ang aming mga regional offices. Kaya nilang tumugon ng mas mabilis sa inyong mga hinaing. Makikita ninyo ang kanilang mga hotline numbers sa kanilang mga Facebook pages. Muli, patuloy po tayong magtulungan upang mas mabilis at mas maayos na patupad natin ang programa ng ating pamahalaan. At bago ko magtapos, nais kong magpasalamat muli sa ating mga lokal na pamahalaan sa pamumuno ng mga gobernador at mayor sa walang pagod na pagmamahagi ng social amelioration sa kanilang mga nasasakupan. Nagpapasalamat din ako sa DILG, AFP, PNP at ang ating DSWD frontliners
sa patuloy na paggabay at pagtulong sa ating lokal na pamahalaan upang makumpleto nila ang pagbibigay ng ayuda. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.